guys, welcome back to my channel. So ayun, yung feeling na dalawang araw akong hindi nakapag-film kasi busy, tapos ang daming inaasikaso sa school. So ngayon, pag-desisyonan kong gumawa ako ng film na pwedeng makatulong sa inyo. And ayun, naisip ko bakit hindi ko ituro sa inyo yung routine ko sa kilikili ko. And ayun, simple lang naman siya. Magbibigay din ako ng onting review dun sa ginagamit ko sa leki-leki ko. Ayun nga, parang lalabas tong film ko ngayon as routine ko sa kilikili ko. And simple lang naman. Ganyan kasi siya. So, kikita nyo naman. And di ko alam kung maputi siya talaga. Maputi, feel ko maputi siya. Eh, ayun, hindi ako nahihiyang magsuot ng sando ka or kung anumang sleeveless. Kasi, ayun, parang napakataas ng ano ko sa, ang taas ng feeling ko na hindi naman, ano lang pakilala sa kilikili ko, diba? Yun nga, sasabi ko sa inyo kung anong sekreto ko para mapapute or ma-maintain yung kulay ng kilikili ko. First, kailangan, kung hindi naman importante yung pupuntahan nyo or anything na hindi naman kasi kailangan na everyday kailangan mo mag-shave ng kita yung balat ko kailangan mo mag-shave ng kilikili. And actually ako nag-shave ako gamit tong Gillette, ay Dorco pala siya, gamit tong Dorco, pero ginagamit ko lang to after ko maligo, pero hindi lagi. Minsan naabot ako ng weeks after nun, siguro, ngayon, linggo, mag-shave na ako. And, ayun, yung whole week na yon hindi ko siya ginagalaw. Siyempre, hahaba siya. Pero, kung every week kang magaganon, siyempre, onti lang naman yung hinahaba niya. So, kaya, feeling ko kasi, kung aaraw-arawin mong i-shave or babawasan yung hair mo sa underarm mo, may tendency talagang masira yung skin ng kilikili mo at hindi na siya maging smooth. Kasi, ang alam ko, yung blade ng isang pang-shave is nakakasira ng underarm skin na kung saan yung skin mo doon is nagka-crack, tapos parang yung lahat ng ina-apply mo or germs or dumi na ng kilikili mo is mamumuo doon, and ayun na yung magkukos ng pangingitim ng kilikili mo. And ayun, syempre yun nga, bukod sa minsan lang naman akong nag-shave, eh minsan lang din naman akong umalis ng bahay ng nakasando. Minsan kasi pag nasa bahay lang ako, madalas akong nakasando lang. Syempre, nasa bahay lang naman eh. Pero pag yung nasa kwarto lang ako, hindi ko pinapakilaman yung kilikili ko or what. Pero kapag yung time na kailangan ko talagang lumabas, tapos nakasando lang ako, dun ko isi-shave yung kilikili ko. Pero after kong maligo. Ayun yung first na ginagawa ko lagi. Kapag maliligo, kailangan okay na lahat. Tapos after nun, pupunasan ko siya. Punas, punas. Pag natuyo yun, ire-ready ko lang yung shaver ko. Tsaka ko siya i-shave. And take note, kapag mag-shave tayo, kailangan yung pababa. Kasi yung tubo ng buhok, pag ganun siya eh. Hindi naman siya yung pag ganun. Kasi yung iba, yung unang try ko ng shaver, pag ganun ako mag-shave. Pag ganyan. Pero, nung na-realize ko, bakit parang ang sakit na,
yung pala, pag ganun pala yung tubo ng buhok. So, ayun, yun lang yung susundan natin. And, ano pa bang ginagamit ko sa kilikili ko? So, ayun nga, kaya ako to ginawang video. Kasi gusto kong i-review sa inyo yung ginagamit ko sa kilikili ko. Siyempre, yung iba, gumagamit ng cream, gumagamit ng deodorant, or tawas, o kung ano pa. So, ayun nga. Nung una, ginagamit ko is deodorant, which is yung Rexona. Tapos, nung mga siguro naubos yung Rexona ko, nagpalit ako ng Nivea. Yon, basta yon. Pero ang alam kong basa dun is Nivea. Nagpalit ako nun, and siguro almost a year ko din siyang nagamit. Tapos, may isang beses, may napanood akong review tungkol dito sa ginagamit kong to. And, ano, parang naisip ko, bakit hindi ko itry? So, ano nga bang item to? Eto siya. Ayan. Milko Under Arm and Foot deodorant powder. So, ito actually nakakatuwa kasi yung feeling na ano, magkahalo yung tawas and powder sa kilikili mo. And ayun nga, yung kinaganda dito, itong item na to. Hi Milko! Milko, ano, sino bang gumawa nito? Baka naman, no? Hindi, joke lang. So, ayun nga. Babasahin ko sa inyo na sa likod nito. Milko. All natural, mild, non-sticky, non-darkening, does not stain fabric, provides all-day protection, controls excessive perspiration, prevents body odor without clogging pores. So, dun pa lang sa non-darkening. So, yun nga, since nung ginamit ko to day one, ano na, parang, oh, teka lang, bakit ganon? Ano siya, syempre, di ba powder siya? May tendency pag pinawisan ka, mawawala. Pero ito, kahit napawisan ka, wala kang maaamoy sa sarili mo, kundi yung sarili mo lang. Hindi yung in a way na mabaho, sorry sa word ko, pero amoy anghet, amoy putok, ayun. Wala kang maaamoy na ganun kasi all natural yung smell na lalabas sa kilikili mo. Kasi nga, dahil sa mga ingredients na meron to. Pero ang alam ko, main ingredients nito is yung tawas stone. Pero ayun. And, ang application nito, kailangan, after mong maligo, tuyo yung kilikili mo and walang basa. Kasi, ewan ko, ang nakalagay kasi dito, after bathing, dry your underarms and feet thoroughly. Then, apply Milko powder sparingly. Basta yun. And may also be sprinkled inside shoes, shin guards, and other sportswear. So, hindi lang siya sa paang kilikili, pwede din siya sa paa. So, diba, 2-in-1 nga nakalagay? 2-in-1. And actually, hindi lang ganito yung klaseng deodorant powder na meron sila. Meron ata pang isang klase nito na merong applicator na para siyang, ang style niya is yung ano, yung press powder. Kasi, ano siya, di ganun siya, di tap. Tapos, tsaka may tap dito. Hindi ko siya nabili kasi ito nga muna yung itatry ko. And, ayun nga, dahil sa nagandahan na ako, ginawan ko na siya ng review, which is itong video to. And, kung gusto nyo siyang itry, hindi kayo magsisisi. Pero, depende ata sa pagkahiyang ng kilikili nyo. And, ayun, sabi ko nga kanina, non-darkening siya. So, isa na to sa skin ng kilikili ko na lagi kong ginagamit. And, good naman yung effect niya. And, wala akong side comments or anything.
Pero ayun, recommended ko sa mga gustong ma-maintain yung kulay ng kilikili nila, why not i-try niyo yung Milku underarm foot. Underarm and foot deodorant powder. So ayun nga. Ayun lang yung ginagamit ko dito sa kilikili ko, and hindi ko pinaghihayabang sa inyo na yun yung ano, ah, pero sa akin kasi, in my own opinion, good na gamitin nyo siya sa kilikili nyo to prevent darkening ng kilikili. So, yun lang. And yun lang naman yung ginagamit ko sa kilikili ko. Wala na muna akong ibang nilalagay. Kasi nga, gumagamit ako nitong powder na to. And noon, gumagamit ako ng tawas talaga. As in, tawas lang. Hindi, yun yung unang-unang powder, tawas powder na ginagamit ko. And actually, hindi siya nakakaitim din ng kilikili. Depende lang talaga yun sa nagamit. Ayun. So, ayun lang. Thank you for watching. Please leave thumbs up if you like this video and subscribe to my channel. Tsaka, leave din kayo ng comment below para magkaroon pa ako ng idea kung ano pa pwede kong gawin sa sarili ko.